mababasa natin mula sa mitolohiya ng mga Griego ang patungkol sa isang babae na nagawang isakripisyo ng kanyang sariling ama. Kilalanin natin si Iphigenia. Mula sa salitang Griego na Iphios, na ang ibig sabihin ay strong o stout, at ang genus naman na ang ibig sabihin ay born. Nabuo ang pangalan ni Iphigenia. Ayon sa Aulcation, ang kwento patungkol sa babaeng ito ay nakabit sa ilang mahalagang bahagi ng Greek mythology, lalo na sa kwento ng Trojan War at ang House of Atreus and Orestes. Mula kay Homer sa kanyang kwentong Iliad, isinulat pa ito ng ibang manunulat at binigyan ng iba't ibang pagkakakilanlan ang babaeng ito. Ayon sa kwento at paniniwala ng mga Griego, si Iphigenia ay anak ni Agamemnon na hari ng Mycenae at ng kanyang asawa na si Clytemnestra. Ang mga army ng Greek ay naghahanda para pumunta sa Troy upang kuhanin ni Paris si Helen. Nung sila ay nasa Aulis na, ang ama ni Iphigenia ay hindi sinasadyang mapatay ang sagradong usa na alaga ni Artemis. Dahil sa pangyayari, ang diyosa ay naggalit dito. Dahil dito, pinigilan ni Artemis ang hangin para hindi makaandar ang barko na sinasakyan ng mga Griego. Nalaman ni Agamemnon ang nangyari mula sa kanyang impormante na si Calchas. Dito ay binigyan niya ito ng paraan upang humingi ng tawad sa diyosa. May kasabihan ngang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kumbaga, buhay ang nawala, buhay din ang kapalit. At ito nga ang pagsasakripisyo sa kanyang anak na si Iphigenia. Nung una ay hindi pumayag ang hari, pero di kalaunan ay pumayag din ito. Ang hari ay nagsinungaling sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Sinabi niya dito na si Iphigenia ay ipapakasal kay Achilles bago pa man pumunta ng Troy. Pumunta ang mag-ina sa daungan ng Aulis at doon na din nalaman ang malagim na katotohanan. Kahit na nalaman ni Iphigenia ang katotohanan, pumayag itong maisakripisyo. May ilang kwento at paniniwala naman na sa pagmamahal din ng ama sa kanyang anak, mas nais itong huwag na lang ituloy ang pagsugod sa Troy upang hindi na matuloy ang pag-alay. Ang iba naman ay naniniwala na ang pagpatay o pagsakripisyo nito sa anak ay kinilala bilang isang duty o katungkulan sa bayan. Pero ayon sa paniniwala at pinakakilalang kwento, noong papatay na ang dalaga, ang diyosang si Artemis ay bumaba sa lupa para mailigtas ang dalaga. Pinalitan niya ng usa ang dalaga at ang tanging nakakaalam lamang nito ay si Calchas, pero nanatiling tikom ang bibig nito at hindi ipinagsabi sa kahit kanino ang katotohanan. Ayon naman sa ilan pang mga kwento, ang pagpatay kay Iphigenia ay mayroon ding nakamamatay na parusa. Sa ilang taong pakikipaglaban sa Troy, ang nauwing pagkapanalo ni Agamemnon ay nagdala din sa kanya sa huling hantungan. Noong si Agamemnon ay nakauwi sa Mycenae, pinatay ito ng kanyang asawa na si Clytemnestra. May nagsabi na dahil ito sa panibagong asawa ng reyna, pero marami ang naniniwala na dahil ito sa pagpayag ng hari na patayin ng kanilang anak na si Iphigenia. Nung mailigtas ni Artemis Iphigenia, dinala niya ito sa siyudad ng Tauris at doon kinawa niya itong priestess. Meron namang isang kwento na napatay ng kanyang kapatid na lalaki ang kanyang ina at ang asawa nito, dahilan upang habulin ito ng mga Erinye sa kasong matricide. Ang kanyang kapatid na si Orestes ay pinayuhan na pumunta ng Tauris upang kuhanin ang wooden image ni Artemis na bumagsak mula sa langit at kailangan itong maibalik sa Athens. Nung si Orestes ay pumunta na ng Tauris, nadakip ito ng mga lokal na opisyal at doon dinala kay Iphigenia. Nung una ay hindi nagkakilala ang magkapatid na sina Orestes at Iphigenia dahil na din sa tagal na hindi nagkikita. Hindi kalaunan, nalaman nila ang katotohanan sa kanilang pagkatao at sabay silang tumakas sa Tauris. Ang dalawa ay nakabalik sa Greece. Ang kanyang kapatid ay tuluyan ng naging hari nung makuha ang trono ng kanyang ama, habang si Iphigenia naman ay nanatiling naglilingkod kay Artemis. Mayroong ilang paniniwala na si Iphigenia ay naikasal kay Achilles sa kabilang buhay at doon ay namuhay ng masaya ang dalawa.
Ayon sa pagkakakilala kay Iphigenia, ito ay mapagmahal sa kanyang ama at mayroon ding magandang kalooban. Dahil sa pagmamahal na ito, nagawa nitong ialay ang kanyang sarili. Inisip nito na ang bawat mandirigma na lalaban sa Troy ay handang ialay ang kanilang buhay. Ito na lamang ang kanyang magagawa para makatulong sa mga ito. Kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, malamang mayroon kang maaalalang kwento patungkol sa isang mag-ama, sina Abraham at ang kanyang anak na si Isaac. Mula sa Genesis, "Then God said, 'Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain. I will show you.'" Ang pagmamahal ni Abraham sa Diyos ang naging dahilan upang muntikan na niyang kuhanin ang buhay ng kanyang sariling anak. Noon nga nalaman ni Isaac ang gagawin ng kanyang ama, hindi ito tumakbo at tinanggap na lamang ang kanyang kapalaran. Pero ang lahat ng ito ay isa lamang pagsubok at doon ay hindi nga napatay ni Abraham ang kanyang anak. Ang kwento ni Iphigenia ay tumatak na sa iba't ibang individual, iba't ibang libro at mga play sa teatro na tinanghal ang kanyang kwento. Maging ang isang palabas noong 2017 na pinamagatang Killing of a Sacred Deer, ito ay patungkol kay Iphigenia. Sa panahon ngayon, kakaunti na lamang ang nakakaalam sa kwento ng isang babaeng kayang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang bayan. Kaya nitong isakripisyo ang kanyang buhay sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Katulad ngayon, madami na ang nakalimot sa ating mga bayani, ang mga bayaning nagtanggol at nagbuwis ng buhay para sa ating bansa. Ang iba naman ay katulad ng ama ni Iphigenia na si Agamemnon, na gagawin ang lahat para sa bayan kahit na ang kabayaran nito ay ang kanyang sariling kadugo. Sa panahon ngayon, mahirap man aminin, nagkakaroon ng ama na kayang ialay ang buhay ng kanilang mahal sa buhay, makuha lamang ang tagumpay na kanilang nais makamit. Tandaan natin na walang kwenta ang tagumpay na makukuha kung wala naman ang taong nagmamahal sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging masaya na hindi na kailangan pang dumanak ang dugo ng iyong kapamilya, kaibigan o kahit sinong tao.